Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearest TV Update, panibagong balita na naman ang ating pag-uusapan sa araw na ito. At ang una nating tatalakayin ay tungkol dito sa inilabas ng Bench Lifestyle Plus Clothing na picture po nitong si Atasha Mulak. So sabi nga dito, slay the summer scene with Atasha Mulak, perfectly preffy style, uncover the art of looking sexy without bearing at all. So makikita po natin dyan ang kasuotan ni Atasha Mulak, napakaganda po. So sa bench lamang po yan matatagpuan. Tunay na talagang hindi malabong maging superstar sila Atasha Mulak maging si Andres Mulak dahil sa ganitong pinakikita po nila sa publiko araw-araw. Samantalang si Casey Bueno naman po ay nagbahagi ng kanyang post sa kanyang Facebook na kung saan ay pinakita niya po dito ang kanyang natanggap na regalo. Sabi nga po ni Casey, thank you sa effort and gifts. I really appreciate it. You guys are the best. Shoutout po sa Dabber Kids natin na sina Enzo and Maximo and friends for always supporting us. So meron ditong pasombrero ang mga singing queens, no? And then merong pa chocolate. So ito mga singing queens natin, hindi po maipagkakaila na dumadami din po ang mga sumusuporta sa kanila. Kasi araw-araw po silang napapanood sa number one noon time show po na Itbulaga. Kaya naturalmente na magbo-boom din po ang karir nila sa mga darating pa na buwan at araw. Samantala, pag-usapan naman natin ang tungkol po dito sa naging post ng isang kapamilya page na kung saan tila baga inireklamo din po niya ang Itbulaga. Sabi nga po nitong si Circle of Star, hindi nakapagpigil ang ilang legit Dabber Kids na punahin ang bagong segment ng Itbulaga, ang That's My Boyfriend. Dahil bukod umano sa boring, ay kaparehas din daw ito sa Especially For You ng It Showtime. Mababasa sa official Itbulaga page ang pagdagsa ng napakaraming comments mula sa legit Dabber Kids upang iparating ang kanilang hinaing. Narito ang ilan sa kanilang mga komento. Please, solid Dabber Kids ako, nanonood ako ng live sa Media Center pero tanggalin nyo itong portion na to. Super boring, kringi pa. Ang dami nyong naging hit na segment before, bakit hindi nyo ibalik? This one is boring. Please hear your viewers. Nako naman Itbulaga, think of a new concept please. Just me, boring na nga. Kapareho pa sa concept nyo ng competitor nyo. Bring in some new and exciting ideas. Kahit sa TikTok, daming ideas doon na pwedeng i-explore. Ang baduy, malamang si Joey na naman ang nakaisip nito. Buti pabalik nyo na lamang po, That's My Boy. Talaga, kaysa yan ang boring po. Baka isipin pa ng IS na ginagaya nyo ang Showtime. Alisin nyo si Ryza dyan, wala daw alam. Parang same nung sa kabila, please po change segment na, huwag po puro chikahan yung mga malalaban or bawi style na lang po. Buti pa ibalik nyo Porinay or Forinoy, mas maganda pa alisin nyo na rin ang Perapi, wala lang kwenta daw. Siguro ang creative writer nyo fans daw ng It Showtime, kaya gusto kayong ibagsak? Wow ha! Sabi pa dito, legit Dabber Kids ako, ayokong may masabi sa inyo na hindi maganda. Sana patunayan nyo na legit kayo, walang ginagaya, ibalik nyo na lang yung katulad pang Valentine's, yung dating game. So ang ilang kapamilya page po tuloy ay nagkaroon ng chance na i-down ang Itbulaga sa pamamagitan po ng mga ganitong posts. Pinalalabas po nila na ginaya po ng Itbulaga itong That's My Boyfriend sa segment po na Especially For You, kahit sabihin po na July pa ito plinano po no ng TBJ production, yan at yan pa din ang iisipin ng mga tao kasi parehas po ito sa segment ng kalaban po nila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa pagpalit
sa Tito Vic and Joey. So ito po yung post nitong si Ves Fields. Sabi dito, ito na ang kinikilala daw ng taong bayan ngayon. Ang hashtag TBJ, Teddy Bong and Jugs or Jugs. Panoorin ang TBJ sa It's Showtime araw-araw sa hindi kayang pantayang network daw na GMA7. So makikita dyan na yung tatlong picture po taga It's Showtime, pero ang pangalan na inilagay po nitong si Ves Fields, TBJ daw. So pinalitan ang TBJ, ipinalit itong mga It's Showtime po na host. Maipilit lang na may TBJ po doon. So itong ilang supporters po ng Showtime at the same time ay defender po ng tape noon, ito ang totoong manggagaya. Kasi yung TBJ, ginaya po nila, pinalitan nila ng ibang mukha. So sino ba yung kilala po ng tao na TBJ? Walang iba, no? Tao po ang nakakaalam ng katotohanan kahit ganito ang palabasin ng ilang supporters po ng kalabang show. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol po sa ratings ng mga noontime show. So ang inilalabas ngayon nila Procnoy at ng ilang kapamilya pages ay yung mga sa kantar po na ratings, no? And then, ito nga po, naglabas din sila ng Sanutam. At makikita dito sa Sanutam ratings na 8.7% ang ratings ng It's Showtime. At itong Itbulaga, 4.3%. Take note po ha, Sanutam po ito ratings. So, anong nangyari kaya sa AGB Nielsen at hindi pa rin sila until now naglalabas ng mga ratings ng mga noontime show? Kaya itong Kantar at itong Nutam ang inilalabas po ng kalaban. Especially itong si Procnoy na kung saan pinalalabas dyan na mataas daw ang It's Showtime 8.7% at mababa halos kalahati itong Itbulaga na 4.3%. So ang nag-iisang reliable lamang po na ratings ay yung AGV Nielsen kasi yun po ang kinikilala ng mga advertisers. Pero anong nangyari at until ngayon ay hindi po ito inilalabas. April 11 na po, yung ratings na last nilang inilabas, April 6 pa. So ang tagal, ilang araw na po, 'di ba? Pero bakit until now wala pa din po yung ratings na 'yon? Ang komento tuloy ng ilan, takot ba silang malaman kung ano yung sunod sa ratings na 9.7% na nakuha po ng It's Showtime, 'di ba? So para maiwasan yung mga ganyang komento, dapat ilabas na po nila ito agad kasi alam naman natin na marami po ang nag-aantay diyan na mga netizen upang malaman kung ano po yung sumunod na ratings sa 9.7% ng It's Showtime. So I'm sure kayo din po na nandirito at nakikinig ay interesado po sa ratings. Pero ito pong inilalabas ng kalaban ay sa Kantar and sa Nutam lang. Wala pa po yung sa AGV Nielsen. So hanggang dito na lamang po ang update natin at maraming salamat sa pagsuporta at pagsubaybay.